Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano pa ang mga ilan sa mga magdadala po sa atin ng kasaganahan? Ito po mga bossing ko, isa rin sa mga proven na dahil nga po hindi na ako magtuturo sa akin na lamang. Mula na inilagay ko po ito sa akin pong pitaka ay nagulat ako sa laki ng pagbabago na ganap sa aming pong buhay. Na dati-dati ay nising kunduleng, ayan po ay talaga namang nagagastos pa namin, yan po ay tinitape pa namin para po hindi nakakaya pag binili namin sa Alphamart. Yan itulong kami na aking anak na panganay. Kada mga benching ko, yan po ipinagsama-sama po namin para kapag po sa Alphamart ay hindi na lang kami magbibilang po ng barya. Ngayon po mga bossing ay dahil nga po sa yan, natatawa aking anak. Dahil nga po sa yan ay subok na namin na nising kunduling ay nawawalan po kami. Pag ito po ay nilagay nyo sa inyo pong pitaka or kaya po ay kayo po ay naglagay ng ganito sa center table ng inyong tahanan, magpo-flow po yan ang swerte at malabo na maganap pa muli yan sa inyo. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko, ang paglalagay ng mga shell. Ayan. Ako po mga bossing ko ay napakarami kong iba't ibang klase ng shell. Ganon din po sa amin pong center table ng aming tahanan. Ayan po mga bossing. Marami po kong iba't ibang klase ng shell. At ito po isa sa mga sobrang cute na cute ako sa mga shell na to. Ayan. Ngayon po sa Lazada ko po ito in order mga bossing. Marami pong ganitong iba't ibang klase ng shell sa Lazada. I-research nyo lamang po mga bossing. At ganon din po mga bossing ko ang bigas. Ang bigas ay isa sa mga sumisimbolo ng kasaganahan at ganoon din po ang shell. At ang perfectong kombinasyon po nito mga bossing ko ay ang bawang. Lahat po ng mga problema natin pinagdadaanan ay may perfectong kombinasyon na solusyon sa mga problema natin po. Ngayon po mga bossing, dahil darating nga po ang ber, papasok na ang ber, kaya salubungin natin ito ng kasaganahan. Bakit kamo bawang mga bossing? Ang bawang po ay ginagamit hindi lamang po ito sa mga bad spirit. Ito po ay isa rin sa mga mabibisang pampaswerte, lalo-lalo na sa pera. Kung kaya pakiramdam po ninyo ay lagi kayong minamalas, gamitan po ninyo ito ng bawang. Ang bawang ay isa sa mga numero uno na napakaswerte rin po kapag po kayo ay laging may dala na bawang. Ganun din po ang paglalagay sa ilalim ng ating unan, paglalagay sa bawat corner na ating tahanan, paglalagay sa ating pong hapagkainan ng perfectong kombinasyon naman ng oranges at ganoon din po ang ating pong bawang at ganoon din po mga bossing ang paglalagay ng butil ng bawang sa ating pong pitaka or kaya po paglalagay ng butil ng bawang sa ating pong bag. Ngayon po mga bossing ay mainam na. Ngayon po mga bossing ko, kailangan din po natin ng bigas. 25 na butil lamang po ng bigas kasi pag sobrang dami po ng bigas mga bossing, binubukbuk po ito. Kumbaga masasayang lang ating bigas kaya 25 na mabibintog na butil ng bigas ang ating pong pipiliin. Pagkatapos mga bossing, kung marami po kayong shell, aba ito po ang damihan po natin. Ibudbud po natin to sa isang mangkukan or kaya sa isang platito or kung meron po kayong lagayan po dyan sa inyo na maganda na mga disenyo, yung parang mangkok na nabibili sa mall, dun nyo po siya i-design. Ito po yung magdudulot sa inyo ng kasaganahan mga bossing ko. Ito po yung never nyo pa nagagawa. Ay siya, gawin nyo na po ito. Lalo-lalo na ngayong September 1 or kaya September 2. Para sa unang pasok pa lamang ng araw ng September ay sumasalubong na tayo ng kasaganahan. Kasi alam nyo po ba, ngayong pumber, pinagpapahalagahan po yan kasi ang karugtong na po yan ay sa susunod na muling taon. Lalo-lalo na ito mga pagsalubong nga po mga December, ayan, nako mga bossing, panay-panayin nyo po yan para hindi na natin maranasan yung naranasan natin ngayong taon na ito. Or kaya po, kung kayo po ay medyo okay pa rin naman, kahit na may mga dumating na mga pagsubok po sa atin, kasi marami rin ako mga bossing na mga ganyan. Minsan nga po ako'y nagugulat dahil sa, kumbaga, lalong parang mas dumami pa yung mga tao na nakikita ko sa mall, mga nag-grocery. Meron pa nga po iba mga bumibili pa ng mga appliances sa mga talagang bigate na mga pwesto sa mall. Sabi ko parang wala rin namang siguro marami rin na naghihirap, marami rin po ang mayaman. Na talaga namang nakikita ko eh, bagamat may dumarating na mga pagsubok ay hindi naman sila ganun masyado naapektuhan. Yun, kumbaga
Pero sa bagay, marami pa rin po talaga ang sobrang hirap na mga pinagdadaanan. Marami rin po ako mga bossing na dumadalas sa mga pagsubok. Ngayon po mga bossing, para hindi na po natin to muling maranasan pa or magkaroon po tayo ng mga mabibisang protection or paakit ng swerte, ay subukan niyo po ito mga bossing. At ako hindi po mapapahiya sa inyo. Subok na po ito mga bossing. Paalala lamang po mga bossing, kung kayo po ay may mga shell, wag na wag po kayo magdidekorasyon ng ganito sa inyo pong silid ha. Sa inyo pong kwarto ng inyong mister, ng inyong misis, lalo-lalo na rin po sa inyo pong mga anak. Ang inyo pong mga anak ay magiging pasaway kapag po meron kayong mga sumisimbolo ng tubig sa loob ng inyong kwarto. Kaya mas mainam, alisin niyo po yan mga bossing. Yan po ay pang salas lamang or kaya po ay pang kusina. Hindi rin po to pwede sa ilalim ng ating hagdanan. Halimbawa, may hagdanan tayo. Tapos magdidekorasyon tayo ng mga iba't ibang shell or kaya po may mga nangingisda or kaya po may naglalayag or may malaking barko. Huwag na huwag po kayo maglalagay dyan. At ganoon din po sa silid ng master bedroom at ganoon din sa ating mga anak kasi negative po yan mga bossing. Hindi po basta-basta tayo naglalagay ng dekorasyon sa loob ng ating tahanan dahil maaaring ito po ay instead na kayo iswertin ay kamalasan po ang maaaring kumbaga ma-reverse. Ngayon po mga bossing, basta't ang pinaka-importante lang po talaga ay yung simbolo ng tubig ay hindi po pwede sa mga kwarto. Pero yung tubig at asin, pwede po yan. Pero yung mga sumisimbolo ng tubig na nagmula sa dagat at naglalagay kayo ng dekorasyon, meron akong kakilala, pinagtatapon kasi minakapagsabi daw po sa kanya ng malas. Kasi, kaya namang malas kasi nasa loob po ng kanilang kwarto at ganoon din nasa ilalim ng hagdanan. Pero kung yan po ilalagay nyo po sa inyo pong salas, ay nako'y kasaganahan naman ang dulot po sa inyo. Kaya hindi po basta-basta tayo naglalagay. Ganoon din po yung aquarium. Baka po ang inyo pong anak ay meron po aquarium sa loob ng silid. Ay alisin nyo po yan. Sa salas lamang po yan pwede o kaya sa kusina. Pero pagdating sa kwarto, negative po yan. At instead po na swerte ay kamalasan po yan. At magiging pasaway din po ang inyo pong mga anak. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte o kaya ay gustong mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, subukan nyo po ito. Ngayong September 1 o kaya September 2, subukan nyo po siyang gawin na pagsalubong ng kasaganahan ngayong darating na ber. Pero kung wala kayong time, pwede naman po ang Tuesday or Friday. Basta sa may silangan kayo harap ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. O kung wala pa rin kayong time, kahit anong araw na lamang, basta magpupulak ang damit at sa may silangan ka pa rin harap ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Think positive sa pamamagitan nito. Magpo-flow ang walang humpay na swerte sa akin, lalo-lalo na po sa kaperahan. Mababago ang takbo natin pamumuhay, lalo-lalo na sa kung tayo ay sobrang paghihirap ang pinagdadaanan sa ngayon, marireverse ito instead na paghihirap ay kasaganahan ang mapapa sa atin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!